So yun, what's up mga boss? So ayan, dinediretso pa rin yung ating video. So araw-araw yung ating pag-upload, syempre, para ma-update tayo dito sa ating ginagawang structural sa pag-islam. So ngayon naman mga boss, so kahapon, nag-share tayo kung paano ginagawa yung runner, paano nakukuha yung tamang sukat ng mga sepo, and then saan nag-uumpisa ng paglalagay ng pag-assembly nitong ating andamyo, scaffold para sa islam. So ngayon naman mga boss, share ko naman sa inyo yung rebars ng mga beam. So dito sa video na to mga boss, tatalakayin natin yung mga importanteng bagay pagdating sa rebars ng mga beam, lalong-lalo na mga boss yung mga L-over. So ipapaliwanag natin sa inyo kung ano nga ba yung mga L-over. At syempre, at lalo na yung mga extra bars, and then mag-share din tayo ng marami pang tips about sa rebars. At so yun mga boss, so bali nakapag-umpisa na tayong maglagay o mag-umpisa ng ating rebars ng ating mga beams. And then mapapansin ninyo mga bossing, so unang ginawa namin dito, naglagay muna ako mga boss ng dalawang main bars. So itong main bars na to, continuous yan mga boss. Ibig sabihin, dire-diretso yan from end to end. So walang putol yan. And then, nilayout muna natin yan mga boss. Pagkatapos ng nilayout natin, nilagyan natin ng mga stirrups. So ayan, and then alternate yung paglalagay natin ng mga stirrups mga bossing. And then kung napapansin ninyo mga boss, dyan sa parting dulo na yan, maraming stirrup. And then dito sa part na to, marami ding stirrup. At saka doon sa kabilang dulo na yung mga boss, maraming stirrup. So dahil, mamaya ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. At so yun mga boss, so bali ituturin natin ngayong araw na to yung ating tutorial video na sana ay kahapon pa natin i-upload, kahapon ng Friday mga bossing. So inabot tayo ng Saturday dahil nga mga boss, maulan kahapon, so hindi ako nakapag-vlog. And then so ngayon, ituloy na natin mga boss itong ating tutorial about sa beam reinforcement ng ating mga rebars. So tara na! At so ayan mga boss, so sa nakikita nyo, meron tayo ditong reinforcement ng rebars ng ating beam. And then ngayon, ayan, nakikita nyo, meron pang kahoy na bali na hindi na kinaya yung bigat ng ating beam. So ngayon mga boss, ang i-details ko lamang sa inyo ay yung mga importanteng bagay na dapat nating malaman sa pagbabakal o sa pagbubuo ng ating reinforcement rebars ng ating mga beams. So ngayon mga boss, umpisahan natin yung ating mga parts. So sasabihin muna natin yung mga parte ng ating mga beams. So nakikita nyo itong apat na piraso na to mga boss. Ayan, yung nasa bawat kanto, yan yung tinatawag natin na main bars. So sa main bars natin mga boss, may tinatawag tayo na bottom bar. So itong dalawang yan. And then meron tayong top bar. Itong dalawa naman na to. So bali ito mga boss, itong nasa ilalim kung tawagin siya ay tension. And then ito naman mga boss, yung sa ibabaw, ito yung ating compression. And then ngayon mga boss, itong ating rebars reinforcement, meron tayong side face reinforcement rebars. So itong mga nasa tagiliran na yan mga bossing. So ngayon, itong nasa tagilirang bakal na to, 12mm lang yung pinalagay ko dyan. So 16mm yung ating main bars, and then 12mm to. So pwede rin maging 16mm kung kayo ay maraming budget, and then pwede nyo pang padagdagan yan ng isa pang rebars dito sa gitna. And then mga boss, so napapansin ninyo, medyo malayo yung distance nito dahil ito ay may biga. So pagdating sa mga crossbeam kasi mga boss, kinakailangan nating magbigay ng allowance doon sa next na beam sa reinforcement rebars na ating ilalagay. And then maglalagay ulit tayo dyan ng 5 cm, I'm sorry mga boss. So tatlong 5 cm, tatlong 10, and the rest 15 to 20 cm. And then ngayon naman mga boss, so ito, meron tayo ditong mga nilagay na extra bar. So ito yung pinaka main na tutorial natin mga boss. So itong nakikita nyo mga boss, ayun yung dalawang bakal na yan, yung naka 135 degree na bend na yan, na magkatapat na yan, yan yung ating tinatawag na crank bars o itong ating extra bar. So ngayon mga bossing, pagdating sa mga extra bar na tinatawag, yung mga crank bars, so marami ang tinatawag na L-over. So meron tayong L-over 3, L-over 4, L-over 5, L-over 6, L-over 8. So ayan mga bossing. Pero actually, pagdating sa mga plano mga bossing, ang ginagamit nating pangkaraniwan, itong L-over 4 mga bossing. Dahil mas madali itong kumpitin, at saka pagdating sa mga putol ng mga bakal mga bossing, medyo mas nakakatipid tayo. So kaya yan yung pangkaraniwang ginagamit
sa paggawa ng mga building, bahay, at kahit sa plano mga boss, yung L over 4 palagi yung ating ginagamit pagdating sa mga crank bars. So ngayon mga bossing, yung mga L over 4, so paano naman natin kinukuha yung mga layout mga boss? So ngayon mga boss, pag tayo gumamit ng L over 3, for example, ito, itong kahabaan ng beam natin na yan, ayan. So meron tayong sample 6 meters. Ngayon, ang gagawin natin mga boss, pag gumamit tayo ng L over 3, i-divide lang natin sa tatlong part itong length ng ating mga beam. At doon naman, pag hinati na natin yun mga boss, doon tatapat yung kanyang zero moment. So yung may kita nyo may pinag-bend o pinagbalian. At so yan mga boss, so para mas malinaw, so nag-drawing tayo ng sketch dito. So sample, ito mga boss, oh, lagari pa yung gamit natin pantur, wala tayong stick eh. So ito mga boss, yung ating column. And then, kabila, column. So yung gagamitin natin dito ay yung L over 4. L over 4. So gaya ng sabi ko mga boss, hahatiin natin sa 4 parts. Sample, ito ay 4 meters. 4 meters. Itong ating kahabaan na to. Lagay natin sa 4 meters. And then, so bali magkakaroon dito mga boss, itong top bar natin, yung unang crank bar natin, 1 meter ito. Mga bossing, 1 meter ha. Ayun, 1 meter. And then galing yan sa dulo mga boss. So yan, naka-eskwala yan. And then dito sa kabilang dulo naman, ganun din, 1 meter din. Ito, dito sa natawag na zero moment na yan. Ito may kita nyo may mga guhit-guhit na putol-putol na linya. Dapat magkatapat yan. And then ito naman mga boss na sa bottom bar natin. Itong ating crank bar sa ilalim. E 2 meters naman. Galing dito. Ayun. Sa pinaka vertex niya mga bossing. So yan. So pag tinotal natin yan mga boss. 1 meter. 1 meter plus 2 meter equals 4 meters. So ganun yung formula ng L over 4. And then kailangan mga boss. Itong ating bakal na to 135 degree. And then ito 135 degree din, 135 degree mga bossing. And then laging may eskwala tayo sa dulo na 90 degree. So ganyan lang kabilis mga boss ang pagle-layout ng ating extra bar, yung ating mga crank bars. So ngayon naman mga boss, basta tatandaan nyo lang pag ganito ang stirrups. So gaya ng sinabi ko kanina, ipinakita ko sa video natin, 3 tatlong, yan, at 5. 5 cm yan mga boss. Tatlo. And then the rest, hanggang dito, mga boss, doon sa ating zero moment natin ay 10 cm na yan. And then dito sa kabila, ganun din yung layout yan mga boss. Hanggang tayo ay makarating doon. And then pagkadating naman dito sa gitna na to mga bossing, so pwede na tayong maglagay ng stirrup dyan na 15 to 20 centimeter. O, ayun. Ganun lamang mga boss. Kabilis ang paggagawa ng mga extra bar o yung ating crank bars. And then pagdating naman sa pagkakabit ng mga crank bars natin, mga boss, so kailangan may spacing tayo. So huwag nyo silang pagdidikitin. Dapat may space na dadaanan ng halo. Kasi pag nagdikit yan, so magiging congested yan. Ibig sabihin mga boss, siksikan. So pwedeng magkaroon ng ampaw. Hindi mapapasok ng halo yung ating mga beams. So hindi siya makakain ng semento kapag yun ay masyadong siksikan sila. So ngayon mga boss, ang purpose nitong ating crank bars, unang-una, magbibigay lang tayo ng counting example. So bali, nababawasan dito yung tinatawag na shear point, shear force, or yung tinatawag na pagbitak-bitak ng mga biga. So tumutulong to para hindi magkaroon ng crack yung ating mga beams. Kaya siya ay napaka-importante. And then pwede pa nating mag-reduce or pwede tayong mag-reduce ng ating reinforcement rebars. So ibig sabihin, hindi natin kailangan gumamit ng ganun karaming mga rebars na continuous rebars. Dahil meron tayong extra bar na crank bar. So yun pa yung isang tulong niya. So sa madalit sabi mga boss, itong crank bars ay nagpapatibay ng ating mga beams. And so kung nagustuhan mo yung aking simple at pinaka basic na paliwanag, ipalo mo na yung ating Facebook page Julay M at saka yung ating YouTube channel Julay M. So marami tayong iba't ibang tutorial video na sineshare dyan mga bossing. At syempre
hindi ko naman pinahihirapan yung pag-explain. So, hindi tayo nag-explain ng mga pang-pro kasi may hirapan na maka-adapt or maka-pick up yung ibang mga beginners natin. So, kaya ina-explain ko lang ng mabilis.